Magbangon po palagi tubig and pamaypay po. As much as possible po, dapat maaga po kayo mag-commute talaga para hindi po siya hassle and wala masyadong tao. Pwede po ba magkwento? For me po, na as awian po from Bulacan, nag-allowance po ako ng 2 hours po para hindi po malate. Since po taga-Taguig ako, medyo malayo po talaga. I mean, marami din po talaga yung sinasakyan. Magji-jeep pa ako, tapos magji-train, tapos jeep pa po ulit. Kung wala kayong masakyan na kunwari jeep or yung pakubaw, mag-LRT kayo kasi yun mas accessible eh. Pag rush hour po talaga, ang mahirap. Pero since ngayon po kasi nagda-dorm na po ako para mas less hassle po. Galing po ang Pampanga and mahirap po ang commute pa Pampanga. So like, ang dorm ko po is like 1 kanto away from the school. So it is better for me na mag-dorm. I believe na marami ring ways para makatipid. Like for me, as taga-Antipolo, merong different ways of commuting such as riding in the LRT, or riding a jeep or a bus. It varies naman depending sa fare nila. No, dapat nakahanda yung yung pamasahe mo, hindi lang sakto dun sa ano, kasi may times na kapag gabi ka uuwi, merong route na wala nang sasakyan, kaya dapat be prepared. Dorm ka na lang. Lagi lang pong ingatan yung mga gamit natin for safety purposes, and then lagi po tayong maging alisto kasi hindi po natin alam yung mga nakakatabi natin, kung pwede tayong may snatch or kung ano man ang pwede mangyari sa atin po. So be alert lang din po. Yung tips ko sa pagkocommute, kasi po hindi ako nagkocommute ng maraming sakayan, pero sa pagmamotor, dapat minamanage nyo pa rin yung time na gumising na maaga kahit nakamotor. Kasi kahit nakamotor, madami ng motor na dumadaan, so kailangan pa rin na mabilis kumilos. Dorm ka na lang. Dapat maaga kayong umalis ng bahay kasi ma-traffic, madaming tao, madaming estudyanteng makakasabay. If ever na nag-alarm na yung cellphone mo, of course, kailangan mo na kumilos. Ayan. Dorm ka na lang.